Saan ko pumunta? Ay hindi natin tumayo at tayo ay hindi mo po sa atin. Sir. Po tayo tumayo mo. Hindi tayo tumayo. Makapagawin lang ang mga pagkakulang ng mga Thank you.
Dari kita pun juga mendapatkan ini. Kita sekali dengar musik sebelum menambah dan bersembah. Ay, yumbang nagkakaroon tayo ng mas masamunawa natin yung nagkakaroon na ang tayo ng Panginoon through music. Kasi ang music, dalawa po ang kanyang naman ito ang kanyang isana. Una ang kanyang unity, pangalawa yung message mismo, yung kung ano yung sinasabi ng music. So, dalawa po, kapag po tayo ay ang music natin ay yung mga malamit na himig, ay naaakit ang ating mga kaluluwa na mas nagiging badal tayo, mas nararamdaman pa natin na narin ang presensya ng Panginoon, at mas madali tayo ang makapag-response sa panawagan ng Panginoon. Ayan din po, mahalaga talaga ang music. Sabi ko nila, music is the language of our soul. Second, yun nga, bakit ang awit dapat ang paghahan? Songs and praises are included in our worship. Yan nga sabi ni Brother Pat, music is the language of the soul. So, sa pamagitan ko ng mga awit, mga pagsukuri, ay hindi po natin ang ating pasasalamat sa kanyang mga kamangha-mangha ang ginawa ng Diyos sa atin. Tulad na lamang sa pagligtas ng tao sa Diyos ng Kalbaryo at sa pagtanggap sa atin bilang kanyang mga anak. Ganun din po sa pagbibigay ko ng patasan ang buhay ng walang hanggan at makitira sa aming kabayan. At sa pamagitan po ng patawid o ating pagsamba sa Panginoon, dito po natin na mahalang aming pag-ibig sa Diyos bilang personal natin na kaibigan at personal pag-agapag-agra. At pagbalik pa po rin o pasasalamat sa kanyang mga kabuti ng ginawa sa atin. Kahit sa puno, nilikha ng Diyos ang ating sanibutan. At sa palagay niyo ba, ginagawa ang mga angkin sa langit na nag-create ang Panginoon ng ating sanibutan? Sabi niya sa Job, sa Hob, 38 verse 7, eto kasi yung parang nag-question na ang pangang si Job sa Lord Panginoon na sa saan nag-gusta na si Job, diba? Sumagot sa kanya ang Panginoon dito sa verse 38, pero mapasahin ko na natin sa verse 7. While the morning stars talk together and all the angels shouted for joy. Eto yung sinasabi na noong ang Panginoon ang sinusutan, even ang mga anghel sa langit ay, ano, nag-umamit, nagsaya. So, ang foundation music, may talagang noon ba? Ang time ni Moya, hindi natin alam kung kaya talaga may kakas ang mundo, di ba? Sa other part. Ang time ni Moya, nandiyan na po ang musika. Ano po ba yung tema ng musika ng panahon ni King David, Kuya Pat? Sa ating panahon ngayon, pareho lang ba ang nagigising ng music noon sa ating ngayon? Okay, at sabi ko dito sa ating research, sa malapunong meron tayo, ay magkapareho lang po. Ang pinatima ay, sabi dito, sa sikat parang nakapanong, sabi dito, there is no reason that song is in praise are part of the worship experience. As creators made in God's image, we share the love and appreciation for music as to our community beings. It is something that any person that does not appreciate some way or another or some purpose or another. Love and appreciation of music are woven into the very fabric of our human existence. God is sure that they have that way. So, sabi ko nga po dito sa fourth paragraph, using as the power to touch us and move us than other forms of communication we have seen to have. So, ito po yun, mga kapatid, mahalaga-mahalaga po ang music sa ating pagsamba,
bagi semua orang tua di sini. Jadi dalam satu tahun ini, hari ini dalam informasi menemukan yang music lah, baik kita dapat kita dalam kesempatan support di saat ini. Kalau kita sabi mo po ya Pak, ang pinaka-underlying principle na dapat na inaawit ng Kristiyano ay ano, papuri no, sa ating Panginoon. Nung panahon po ni David, ano po ba yung central theme ng kanyang pagsusulat? Diba lahat ay kamalasian sa Panginoon, Songs of Thanksgiving, Songs of Victory. Naalala niyo po nung yung pag-cross sa Red Sea ng Israel, ng mga Israel, diba? Ano ginawa nila? Mayroong song si Moses, di ba? Song of Moses. Yun yung song yung after nila mag-conference eh. Brother ba? Oo, yung song of Moses. At sabi sa kanila, ituro nyo ito sa inyong mga anak. No? Oo. So, ano ang tema ng mga songs of Thanksgiving, songs of praise, songs of victory. At kung nagkasala naman si King David, Brother Mark, Mr. Paul, parang nagkaroon siya ng ibang tema ng ano, nung kanyang pagsusulat, no? No? From Song of Thanksgiving, nakilala niya yung kanyang pagkakasala at siya ay ang buo ng mga sulat about Song of ano, forgiveness, humihingi siya ng kapatawaran sa kanyang pagkakasala at humihingi siya ng ano, create in me a clean heart. Gaya po ng isang awit, awit po ito ng choir, napakaganda po ito, create in me clean heart to God, create in me a clean heart. Mga kapatid, alam ko po na eh brother pa, ito lang kung may tanong ko sa'yo. Kasi sinasabi ko yung sasang na sing and to God, shout for joy at mga naman nila ay may lahat. Diba? Basically, nung pagbasahin mo ang Bible, ang sabi na, shout for joy! Sing and to God, and the song, at meron silang lahat. Ang tanong, ano po ba yung sinasabing shout for joy doon? Ano po ba yung God? Basically, paano po ba natin yung sasanta kamitinin? Bakit natin hindi na-apply yun? Sabi pa nga na, clap! Diba? Sabi sa First Chronicles, and all the people say amen, hallelujah! Diba? Kasi ang mga tao ngayon, ang mga adjusted sa parang tapos na sabi mo sa akin ng amen, hallelujah! Mali po ba yun? Ganito ba ba yun? Sa panahon po ng ito bis ay hindi po natin dapat i-apply yung pong mga termino na nag-friend ako na magpalakpakan, magsayawan. Kasi po, ginawa po yung ito bis at ng mga Israelita yung mga tatuyon at pagpupuri po sa Madalis sa labas ng church. Hindi po yung salon ng church, mga patid. Ito po ay ginawa nila actually sa talagsakan. Pagkatapos po ng digmaan, kung sila ng tinatawag na talumpay, yung mga digmaan nilalaban ng mga Kristiyo at iba pang mga taratang mga bansa, ay sila'y tumatanong, sumasayaw, nagpapalampakan sila sa kanilang pagpupuri sa Diyos, pero yung sa labas ng church. Hindi po natin pwede i-apply ngayon, sapagkat unang muna, wala na pong nangyayari ngayon, na digmaan, na nag-ipagdigma tayo ng Diyos. Wala po ang utos ng Diyos na magkaroon ng ipagdigma sa mga hindi kapareho natin na lahi. Hindi kagaya sa ginanuan, ang Diyos mismo ay mayroong pinagdigma na binigay ni Moses, pinakari, na kanilang pusain yung mga tao na hindi natitinig at sumasampal tayo sa kanya. Pagkatapos po ng digmaan, at kung sila yung nanalo, magkakaroon sila ng ganung mga paraan ng pagsampal. So ngayon po ay hindi natin pwede i-apply ito sa ating panahon kasi ito po out of context, hindi po siya dapat may na-apply dahil wala na po yun ng mga paraan ng pagsamba sa kasalukuyan na pagkatapos ng Diyos. Pero pwede po malakpak at mag-say ng amin and haleluya? Pwede naman? Ito po mga kapatid, ang pinaka-problema ng mga Adventist po sa Diyos na masyado po tayo maging sabihin natin na ano ba tawag si Jesus? So, conservative. Dahil dito tayo ng mga patamin. Meron po ang pinigyan ng Bible study. Siya po ay dating member ng ano, ng kay Tibuloy. Sabi niya lang, kay Tibuloy, yung church of
Hindi ako fresh na ba yung kanilang calendars. Ang sabi niya sa akin, alam mo, brother Paz, set up of times na ba yung generasyon masyadong inactive. Sabi niya sa akin, brother Paz, alam mo, para naranasan ko sa church, pag nag-uusip tayo at panahon ng pag-pananalangin, ay parang magagulong na ang ating prayer, hindi na ako natin sa lahat. Sabi ko sa kanya, bakit naman kapatid? Hindi makapag-amin ang mga kapatid. Samantala daw, kung siya po ay nasa prayer pattern ng kay Timoloy, talagang matiting aminan doon, amen! Sabi sa mga kapatid, tayo mga Diyos para wala tayo mga emosyon na tayo ng dami. Hindi rin gusto ng Diyos yung mga kapatid na parang hindi na natin pinapakita, in-express ang ating feelings. Hindi tayo maging feelings na parang wala tayo ng emosyon na parang, parang matigas na tayo. Hindi ganun, mga kapatid. Hindi in-express pa rin po natin ang ating feelings sa right way. Hindi naman yung magiging inspiration style naman na pinatakas masyado ang emosyon, binababa ang intellect to the point na ang mga tao, ito lang mga kapatid, mas madali ang tao ma-pusis ng legal, isatanas, kapag ang kanyang emosyon ay napakataas at ang kanyang intellect ay napakababa. Naipupusis siya ng legal, ng legal, ng demon pusis. Kaya kung gusto niyo ma-pusis ng demon, itaas niyo ang inyong emosyon, kahapon pa na kapatid, gusto lang. Ito pala yung i-share ko. Nagawa ko tayo dati at ay pastor na daw na siya sa pag-ibigin. Sabi niya, kung gusto daw ninyo madimong pusis, itaas niyo na ang inyong emosyon, ibaba niyo ang inyong intellect. Dahil ang mga tao hindi na hindi kaya kontrol ang emosyon ay madaling madimong pusis. Madaling mapusis ng bigat. Kaya, beware mga kapatid. Ilagay natin naman natin sa tama ang ating emosyon. Huwag naman maging parang wala na tayong feelings. Pangitin po yung maging tama lang, huwag naman masyado ang nataas ang emosyon. Kung natatahin lang. Paano natin i-express, ha? Ang ating pagpuri sa Diyos. So, paano natin ngayon? Ang iba natin naman
yung chorus. Yan. Nakapin kayo po, di ba po? Ngayon, i-aawitin natin yung chorus. Natas meron din itong chorus
tinatawag na congregational singing. Sabi niya, ang isa po sa nabibis ng mga maraming mga worshipers ay noong tinatawag na hindi pakikisang po noong tinatawag na congregational singing. Kasi po, sa panahon po na tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na congregational singing, ay unang-una, nagkakaroon tayo ng privilegio na makasabay ng pag-awit ng sakas ng mga salamin sa mga panahon ng pagsamba. So, isang privilege para sa atin mga kapatid na umawit talaga sa panahon ng congregational singing at huwag tayong mahuhuli sa mga pagsamba. Pero, kasi unang-una, bago po mag-start ang speaker, di ba, meron tayong natawag ng congregational singing. Tapos, pagkatapos mag-late tayo, ang dalas na natawag natin yung speaker, o yung ano, hindi na tayo kumisit, hindi na tayo nasama doon sa congregational singing. Na sana, may prepare na natin mga puso bago nagkaroon ng tinatawag na music in words sa pamagitan ng mga pinagsalo. So, ang congregational singing ay sa ibang salita, tinatawag ko ito na parang kung sa pagkakira ay pagkakitawag. Yung para anesthesia, o anesthesia na maging prepare tayo ang ating isipan na tumanggap ng kahit ano papalitan ng langit. Ito man ay masakit, ito man tayo tinatamaan. Diba, minsan pag sister ko ang pastor, minsan ay tinatamaan tayo at minsan hindi natin matanggap. Minsan sa mga dahilan mga kapatid, hindi tayo kasama sa congregational singing. Kaya nandito na tayo, hindi rin tayo umawit. Sa ating puso ay hindi naging masaya, hindi tayo naging handa sa pagtanggap at pabalitan ng Panginoon sa panahon na uupirahan na ang ating mga masamang ugali, no? At ito'y pilit na tinatanda ng ating mga kanser at kasalanan doon sa panahon ng sermon ng pastor o na kahit sino mang nagsasalita sa puno dito, hindi naging handa tayo. Kaya pag-uwi natin sa bahay, sa halip na tayo po ay tawag ito, naging nabago ang ating puso ng ating isipan, naging rebellious tuloy ang ating isipan. So nakakatakot mga kapatid. Panahon po ng tinatawag na congregational singing, i-grab natin ang opportunity na umawit, ayusin ang ating pag-awit, bigay ito na mga magandang busis sa Panginoon. Kung sa tingin ng iba, may parang iba ang ating busis at tulungan natin eh, di ba nila, basta umawit na yun, kung masyadong nakasal. Kaya sabi ka nila, ano, huwag lang masyadong nakasal kapag ikaw ay busis na ito, busis. Oh. At sumasabay tayo sa pag-awit, nakakasabay tayo sa pag-awit at na nabibigyan ang ating puso na tumanggap ng mga pamalitan ng langit sa panahon po na mag-i-start sa masalita ng ating speaker. Okay, sabi nga sa lesson, as part of religious service, singing is as much an act of worship as is prayer. Okay. Ngayon po ay binigyan ko na po ang pagkakaroon sa mga dagdag, sa lesson at mga katanungan. Meron pong may dagdag, gusto sabihin sa ating leksyon? O, ano? Dagdag. Isang mga po, Ate Sara. Additional po sa ating leksyon. Ano? Nagabi na kita sa mga kukupon. Yan. So, ito pong quarter nito mga kapatid. Ay pinag-usapan natin ang worship. At natin muna itindihan sa ating mga previous lesson na ang worship ay patungkol sa Panginoon at hindi po sa ating sarili. Ngayon muna ito sa atin ang music. Ano po? So, ang isang fact sa atin dyan mga kapatid, itong kakatotohana na pinag-indi po sa ating lesson. Ang music po, nung tayo ang pinanganak, ay naka-embed sa atin. Ano po? Ibig sabihin, nung tayo ang pinanganak, ibinigay na sa atin ng Panginoon ang gift of music. Ano po? And si Brother Pat, sabihin niya, hindi talaga siya umaawit. Bakit yung mag-awit niya? Pero po yung pag-ibig niya sa music, yung appreciation niya sa music, nandiyan. Brother Pat, na-appreciate ko music. So, yun po, yung muna katotohanan po sa music. Ngayon, sa ating church, ano po, pinag-usapan din ang music. Worship at saka music, ano po.
tayo bahagi sa pagpuri sa Panginoon. Sa Revelation, pinakitihan sa ating lesson, na there's a song of, ano ba yung mga? Sa Revelation, song of deliverance. Song of deliverance na umiling karahin. Pero, eh, ang reason natin dito sa church, hindi ko umaawit, kasi hindi ka gifted. Bakit ang boses mo, ano po? And how would you sing that song of deliverance? Pagdating sa langit, kung gano'n ang excuse mo, di ba? Sabihin natin, eh, ma-transform naman ako eh. Pero yung pag-ibig mo po sa music, eh, wala. Sa mga mga kapatid, worship, patungkol sa Panginoon. Ba't ikaw maawit? Pero po, kasi nga, bakit pakinggan? Pero po, sabi mo. Pero ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ano ho? Ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Hindi naman talaga sa kakayunan mo, sa puso. Nung umaawit ka ba ay nakikin mo yung inaawit mo? At ikaw ba ay nakapapunin sa Panginoon? Ano po? Wala ka mo naman iniisip yung sabihin ng katabi mo. Na bangit? Ano po? Last na ba? Pinagkahanan natin yung self-centered worship. Ano po? Na yung gusto mo lang mangyari. So, doon po mapasok ulit, wala yung gusto mo lang. At hindi yung gusto ng Panginoon sa pagsamba. Mga kapatid, let us be careful. Ano po? Na minsan ay nawalang mahalaga natin ang ating music sa church. Compare natin, reality. Ano po? Ako, sabihin ko bakit yung boses ko, ayaw umamit sa church, kahit ako magigit na singing. Pero bakit ako sa birthday, umamit ako sa video ako, ganun na lang. Halos mahal rin na lagi, di ba? Nakabigay tono. Kahit na parin, basta makaamit ka lang sa video, okay. Sa latin scene, di ba? At dito, alam niya natin, ano? So let us compare. At sabihin natin, ano ba tama at mali? Ay yung fair or unfair sa Panginoon sa ganun pong situation. So mga kapatid, it is an invitation and calling sa atin na ang music mo, ano po, at kung ano yung nasa puso mo, yun ang itig ng Panginoon. At hindi po yung quality na natin magagawa. Salamat. Hey, ang magandang punto. Ang minsan sa ating pag-awit, dapat nauunawaan natin kung bakit tayo yung mag-awit. Diba po? May dagdag niya? Tanong? Tanong po? Alam mo mga kapatid sa mga napapansin ko namin dati sa pagsamba talagang ang awitin ay isa sa mga bahagi ng ating kapulitan sa Panginoon. Ito po ang pangalala ang mga awitin ng kapulitan sa Panginoon na nakamigil natin ang karangalan ng ating pagsampalataya kung ating paunawaan ang mga awitin natin sa Panginoon. Pero kung paano naman hindi natin paunawaan ang mga awitin kung hindi natin naunawa ng awit, mga kapatid, ako kapag hindi mo naunawa ng awit,